Tila, nandito naman tayo sa isang episode ng Unboxing with Sir Cesar. Oh, tama yan. Naringyan mga ka-Jezilla, Unboxing with Sir Cesar. Ngayon ay mag-unbox tayo ng isang item na aking in-order online. Ito yung Yunteng mini tripod. Okay? So, dumating na yung aking order. Ito siya. Ayan. So, titingnan natin. Okay? Titingnan natin. Yung ating order na item ay yung Yunteng. Okay? Yunteng YT228. Ulitin ko. Yunteng YT228. Itong Yunteng YT228 ay nagkakahalaga lang ng halos... Okay, ang eksaktong halaga niya ay 124 pesos kasama na doon yung delivery fee. Okay, yung nagkakamali, papatak ng halos 60 pesos yung delivery fee niya. Kaya nasa 124 yung binayaran ko. So, ito yung packaging niya. Maliit lang yung packaging niya. So, ngayon titingnan natin yung Yunteng YT228 kung ano yung itsura niya. Okay. Check na natin. Ito yung kanyang phone mount. Tulad lang din ng mga phone mount na nakikita natin sa ibang mga tripod. Okay, yung regular tripod lang. Sabihin ay yung nababatak lang. Okay, ayan. Tapos, ito yung kanyang chan-chararan. Okay. Yung kanyang pinaka stand. Ang maganda dito mga ka Jezilla ay meron siyang ball head. Okay? Meron siyang ball head. So, makita ninyo, ito yung parang bago mo isalpak ito, bago mo isalpak itong phone mount, ay meron ka makikita parang lock. Ito yan. Check lang natin para makita ninyo mga ka Jezilla. Ito yung kanyang ball head. Meron siyang magtawag dito. Meron siyang pindutan para maggumalaw yung kanyang ball head. Ayan. Okay, paikot-ikot. Kakabit ko na uli ito. Pinakita lang natin. So, ayan. Ayan yung itsura niya pag nakasara. Pag nakabuka na. So, ang gagawin natin, ito yung ball head niya, meron siyang kabitan, kakabit ko ulit ito. Yung pinag-order lang ko nito ay ilalagay ko sa ating post na ito, sa ating link. Ayan, kakabit ko na rin itong phone holder. Ganda rin siya. Ganda siya, nahawakan mo siya. Wala siyang ano, yung extension mount. So ito lang mismo yung kasama niya, yung pinaka-plastic. Kaya kung gusto mo ng medyo heavy duty, ay mag-order ka ng ibang item. Pero for the meantime, ito muna ang gagamitin natin sa mga bago dyan, sa mga bagong at small YouTuber natin sa gusto magkaroon ng budget-friendly na gamit. Okay. Subukan ko ngayong ikabit yung isang lumang phone na Asus na hindi na gumagana dito sa aming bahay. Okay. So, ayan. Check. Check lang natin. So, meron na tayo tripod na po pwede natin gamitin sa ating ano. Meron tayong tripod na po pwede natin gamitin sa ating pagbablog. Try naman natin yung aking phone, yung aking Samsung A50 na po na ginagamit ko. Ayan. Medyo mas
malaki ito. Subukan natin galawin yung ano. Subukan natin gamitin yung pindutrampol. Ayan ang mapapansin nyo, umiikot siya. Susupport niya naman yung weight ng cellphone ko. Okay, ang problema nga lang dahil ito ay hindi ganang kamahalan. Siyempre, kung mabigat yung phone mo ay medyo gagalaw-galaw siya. So, subukan natin. So, ayan, gagalaw-galaw ko. So, yun lang medyo problema natin dito. Pero, overall, okay naman siya. Kung sa lamesa mo lang gagamitin, bo, papatong mo lang yan. Papatong mo lang. Kita ko sa inyo. Ayan mga ka-JZilla, ayan yung kanyang setup kapag gagamitin mo na siya. Astra mini tripod. Okay. Pinakikita ko lang sa inyo. Ngayon, ang gagawin natin ay gagamitin ko siya dito sa phone na aking ginagamit ngayon. Ayan mga ka-JZilla, ayan yung kuha ng walang tripod. Ngayon ay gagamitin naman natin ang may tripod. Yung binili natin na Yunteng YT228 mini tripod. Okay. So, kakapit ko na dito para makita ninyo yung difference. So ayan, kung makikita ninyo ay mas tumaas yung level ng aking mukha. Tapos yung pagbibideo natin ay mas nag- budget friendly, pasok sa budget, maayos at gumagana naman ang ating item. Maayos ang packaging, maayos ang delivery. Salamat sa ating Yunteng YT228 na mini tripod. Okay, kiklik ko sa baba, Lagi ko sa baba yung link kung saan ko nabili ito, pero nasa sa inyo pa rin 'yon kung check ninyo. Okay, maraming salamat mga ka-JZilla, and that's it for our session.